Okay, welcome back sa ating channel sa Ship Fitter TV. Itong fuel valve test device ay yung number 1 ay yan ang air manometer. Ang number 2 ay yan ang hydraulic valve. So, ang number 3 naman, ito yung air adjusting knob. Ang number 4 is valve lever. Ito yung binababa at tinataas. So, makikita natin dyan sa number 5, yan ang binting manometer. Ang number 6 ay working pressure manometer. Ang 7 ay yan ang opening pressure manometer. So, dyan mo makikita yung ano nila, yung pressure. At saka ito namang 4B and 4E, ito yung lever na to. Pag sa baba, 4E, ag sa taas, 4B. Yan ang nakalagay doon. So, dito naman tayo sa leak test and binting function. So, makikita natin ang mga procedure dyan. Susundan. So, dyan naman tayo sa opening pressure. Ganun pa rin, basahin nyo lang itong mga procedure. At dito naman tayo sa, ano, sa note nya. Kailangan susundan nyo yan. At dito sa manometer nya, ito yan ang naka-arrow. Yan ang air inlet pressure. So, makikita naman sa araw, at ito namang sa araw nakikita ay yan ang binting function. At saka, ito namang makikitang araw sa, at ito namang makikitang araw dito sa bandang kanan, yan ang working pressure manometer. At dito naman di sa kaliwang side, yan ang manometer ng opening pressure. At ito naman yung procedure ng oil ring cell test. So, makikita nyo yan, ang return outlet ay pinaplug natin. At continuous yan, hanggang ito yung mga procedure nya, makikita dyan. At saka, may procedure akong sinulat dyan na kailangan i-plug yun hanggang ibaba at saka itaas yung valve lever hanggang hindi magbago yung pressure. At makikita dyan sa 100 bars, kailangan steady yun, hindi siya magbago-bago. Para malaman mo na ang iyong o-ring sa loob ay hindi nagli-leaking. Makikita niyo naman sa pressure, pag hindi siya bumaba, ibig sabihin, yung o-ring mo ay working good. Okay. Sa magtatanong kung ano ang pangalan nito, ito yung fuel valve test device. So, ito yung inoverhaul natin, recondition. Ngayon, ititesting natin. So, ang opening pressure dito ay nag-range siya ng 320 to 380 bars. So, sa pagitan yan, yung sa range na yan, kung tumatama yung pressure nyo, ay pwede na. Pwede na yung fuel valve nyo. Ngayon, tuturo ko sa inyo paano mag-testing ito. So, unang-una, ikakabit muna ito. Kakabit muna ito. Sa tandaan mo ito, may marker dito. Kailangan nasa sintro. Sa gitna lang. Sa gitna. Yung marker nito. Kabilaan. Huwag yung masyadong i-edit. Baka masira yung sa ilalim. Dito. Masira. So, ngayon, ititesting na natin ito. Unang-unang gagawin mo, ito, i-drain mo na yung hangin. Baka may tubig. So, nakuha na natin, sasara natin ito. Ula. Okay. Ayan na. I-adjust muna natin yung ano, yung pressure niya. Adjust natin sa 200. Yan. Kasi magkaroon tayo ng leak test. So, adjust natin sa 200 para testing natin kung may leaking ba. At saka yung sa binting function niya sa barbula dito. Ngayon, silipin namin dito, sinabing wala siyang leaking. So, ibibinting natin to kung gumagana yung binting niya. So, itataas lang na ito. Itong lever na ito, itataas na ganun. O, bababa yan. Pag huminto yan dito, tapos po, o, yun.
Ngayon, dito nakikita nyo medyo huminto ng ilang sikas tapos sabay, ganun. So, ibig sabihin, gumagana yung binting natin sa spindle guide. Gumagana siya. So, okay na. So, ngayon, iluwagan natin to. I-drain natin yung hangin. Yan, i-drain natin to. Yan, bababa natin uli. Yan, ayun na, zero na. Ngayon, tataas natin. I-tutin lang to. Yan, tutin natin. Tataas natin, ha. Yan. Yan. Yeah, okay. Tataas natin to. Kasi nagre-range dito ng ano, 320 to 350 bar. So, ngayon, yan, naging 340 na yan, di ba? So, titingnan natin dito kung wala bang siyang leaking. O, sige. Okay, wala siyang leaking, di ba? So, ikakaas pa natin. Ibigyan natin siya ng 350. So, ibig sabihin, pasok tayo dito. So, ibig sabihin, pasok tayo sa opening pressure. Kasi yan, nakalagay dito, 320 to 350 bar. So, ang nag-open siya sa 370 bars. So, ibig sabihin, maganda tong fuel valve na to. Ayun na. So, nakukuha nyo yun kung paano. Ulitin ko. I-drain mo na yung hangin. Baka may tubig. Tapos, isarado muna tong barbula niya. Sarado muna to. Sarado to. Sa hydraulic to. Sa sarado mo. Ngayon, ito. Dito ka mag-adjust. Nag-adjust ng hangin. Itaas mo hanggang kahit mga 7 bars. Kasi ang air service dito ay 7 bars. So, pangalawa, igagawin mo 200, gagawin mo 200, ganyan, tapos ibinting mo gano'n. So, hinto yan dito sandali, tapos biglang gumano, ibig sabihin, okay yan, tamo ka nun. Ibig sabihin, maganda yung function ng binting mo. So, pagkatapos nun, na mayroon siyang pressure dito na 200, ibaba mo siya, i-drain mo siya, i-drain mo gano'n. Na-drain na. So, pagkatapos mo, mag-drain na, isarado mo itong barbula. Sarado. Ibaba mo ito. Ngayon, mag-opening pressure ka na ako na ulit. Tapos nga yan, oh. 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 Yan na. Oh. Ipita mo yan. Oh. Oh. Yan ka ang opening pressure niya, oh. 3720. Okay. Sarado na natin ito. Sarado na natin. Yan. Yan na. Wala na. Tapos na. So, ganyan lang kadali ang paano pag testing sa fuel valve kung tama yung opening pressure niya. Yan. Sana may natutunan kayo. At lalo na sa mga Kadite, dahil karamihan dito, ito yung mga taas ng mga Kadite dito, pinasahin. So ngayon, ito busy sila. So ako muna ang nag-overhaul sa Bilbal. So, ayan na, naisabi ko na sa inyo lahat, kung ano ang paraan. So maraming salamat sa nakinig at sana mayroon na